Hello, good day po sa lahat at maraming salamat po sa pagbisita nyo sa ating channel at sa mga subscribers natin. Welcome back po sa inyong lahat. At para naman sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe to my channel and paki-like na lang po. Maraming salamat po. The main reason why I made this video is because gusto kong ipakita sa inyo guys kung talaga nga bang nag-work yung failover configuration para sa dual ISP natin dito sa Microtech natin. So this time, itong Microtech natin is meron na existing configuration as nakikita nyo dito sa screen natin. So right now, i-remove natin to lahat later para gagawa tayo ng bagong configuration. So yung ISP natin is isa lang. So gumamit ako ng media converter. Pinadaan natin dito sa media converter. At gumamit tayo ng switch hub ito. At galing dito sa switch hub natin, nag-connect tayo ng dalawang UTP cables para sa dalawang ISP natin. So ang isa is pumunta dito sa Mercosys router natin. At kinonfigure ko na po ito at iba na pong IP para pagpasok dito sa Microtech natin is iba na yung IP. Dahil kung pareha sila ng IP, bawat isa dito sa Mercosys at dito sa main natin is ay hindi talaga siya mag-work. So sa ngayon, itong Mercosys natin is yung pangalawang ISP natin. So Etherport 1 is first ISP and second ISP is Etherport 2. Itong black UTP naman is going to our laptop. I already made a video about dual ISP guys, but this time gagawa tayo ng another video at ititest natin sa ibang paraan. Hindi gaya nung una na dito natin dinisable yung bawat ISP para matest natin yung failover. Eh meron kasing nagtanong na baka dito lang siya nag-work pag i-disable natin dito sa button. What if doon sa actual na nawala yung internet? So possible na baka hindi siya nag-work. So right now, dito na natin hugutin sa switch hub natin para hindi na natin magalaw itong configuration natin dito sa loob ng ating Microtech Hex. Okay, to make a clean configuration, i-remove natin to lahat itong existing configuration sa router natin. So okay, sa ngayon, remove na lahat. So gagawa na tayo ng bagong password at i-reboot natin ulit yung Microtech Hex natin. So, i-follow nyo lang guys kung gusto nyo sundan yung video na ginawa ko. So, i-follow nyo lang ang video ng to. So, ito to natin is para sa secondary ISP. So, kayo nang bahala mag-assign para sa Ether 3. So, para sa akin, hotspot. At kung gusto nyo namang AP, i-assign na natin yung Ether 4 sa AP at saka LAN na yung Ether 5. Then gawa naman tayo ng bridge. Bridge for hotspot and another bridge for our LAN. Yan. Dito naman sa ports, assign natin yung ports natin para sa hotspot Ether 3, Ether 4 and bridge for LAN is Ether 5. So ngayon i-add natin yung DHCP client natin, yung dalawang ISP yung ginawa natin. ISP 1 and ISP 2. No. Set to no lang guys.
at addresses para sa hotspot. So ayan, meron na tayong para sa hotspot natin at meron na rin tayong para sa LAN at andyan na po yung dalawang ISP. So dito naman tayo sa DNS, input lang natin 8888 and 8.8.4.4 at saka i-allow natin yung remote. Ayan, okay. Dito naman sa DHCP server is click lang natin itong setup para sa hotspot. Automatic na yan guys kasi nakagawa na tayo sa address list. Next, next, next lang. And again para naman sa ating LAN. Next, 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 next. Okay. So, pwede natin palitan to guys, kung anong gusto mong name. So, again, it's for hotspot. So, hotspot lagay natin. And, this is for our LAN. Ayan. So, dito sa pool natin, pwede rin natin itong palitan yung name niya. So, again, it's because it's for hotspot. So, hotspot natin lagay. And, dito naman sa baba is LAN.pool. So dito na tayo sa firewall address list. So you just have to be careful guys kung ano lang yung ilagay niyo sa name kasi dalawa yung magkaiba yung IP sa bawat ports, right? So ito yung port para sa hotspot natin. So dapat yung names niya is dapat same lang, hindi yung magkaiba. Gaya ng ginawa ko dito. Ito naman is for our LAN IP but yung name niya is same pa rin. Gaya nung ginawa natin para sa hotspot natin. So meron yung purpose guys kung bakit same yung name niya. Same din yung gagawin natin para dito sa ISP natin. So yung IP dito natin makikita sa DHCP client. Dito sa under status. Ito yung i-provide natin. 1.0. So again guys, you just have to remember na para sa hotspot port and LAN port is same lang yung name. At para naman sa dalawang ISP mo, dapat same din yung name. Kung ISP yung sa isa, ISP din yung sa pangalawang ISP mo. So ayan. Follow mo lang yung nasa video natin guys. Tingnan mo yung ginawa ko. Same lang yung sa ISP at saka yung bawat ports. So under sa networks, pwede nyo yung lagyan ng comments dito kung gusto nyo para mas lalong ma-identify natin kung para saang ports ba IP yung nandyan. So ayan. So tapos dyan, balik tayo sa firewall. Unahin natin sa mainnet. So ito yung purpose guys. So para isa lang yung gagawin natin para sa may masquerade. So hanapin yung all ports. Yan. Apply din, okay. So yan lang para sa NAT natin. Para sa NAT. So tingnan natin, mag-try tayo ng ping dito. Wala pang lalabas kasi
hindi pa natin na-configure yung para sa dual ISP. So, punta naman tayo dito sa Mongo. Gawa tayo ng accept rules. Yan. Ito yung purpose guys kung bakit same lang yung ISP name. Yan. At gagawa tayo ng mark routes. Ito naman yung para sa ISP 1. Local. Yan. Dito sa advance. Yung destination natin is yung all ports. At dito sa baba, and another one para sa ISP2. Pinakaiba lang guys is dito sa lagyan natin ng 1. Ayan. Okay. Lagyan lang natin ng comment. Ayan. So, tapos na tayo dito. Tapos dyan, dito na tayo sa routes. Ito naman yung para sa ISP1 natin. And ito ang para sa ISP2. Para sa ISP1 is distance 1. At para sa ISP2 is distance 2. Ayan. So para sa ISP2 natin, una ito, .168.80.1. Ayan. Ping, distance 2. Apply, then copy. Lagyan natin dito sa baba yung 2 ISP2. Yan. Then apply. Okay. So ayan na. Yan lang yung setting natin para sa routes. So try natin ulit magping. So ayan, meron na tayong ping. So set up lang natin dito yung pa-display natin yung para sa ISP1 at ISP2 natin. At pwede na tayong mag-test para sa failover natin. Para naman sa PC natin guys, nag-open ako ng ping YouTube at try natin mag-browse sa browser natin. Ayan, so ayan, sumayaw na nga si Jungkook. So, naka-browse na tayo at meron tayong ping sa YouTube. So right now, mag-start na tayo. Moment of truth. Umpisa na natin mag-test para sa failover natin. And again, wala tayong gagalawin dito sa Microtech natin configuration. And as you can see, gumawa tayo ng ping para sa PC natin at saka sa Microtech. So tingnan natin kung meron bang pinagkaiba, mawawala ba yung ping sa PC natin or dito sa
Microtech ping. So ngayon dito lang tayo hugot sa switch hub natin. So itong white is for ISP1, then black is ISP2. So try natin hugotin ng isa itong ISP1 natin. Unahin natin ang ISP1. So sa nakikita nyo dito sa screen guys, wala nang packets yung ISP1 natin. As you can see, zero na po siya. But sa nakikita natin dito sa ping natin is meron pa siyang ping sa PC at saka dito sa Microtech natin. So possible nag effective yung failover configuration natin, right? And balik natin tong ISP1 natin. So what if yung ISP2 naman yung nawala? So ayan, base sa nakikita natin, meron ng packets yung ISP1 natin. But sa ping sa PC natin is meron ng timeout, nawala na yung ping, YouTube ping. So try na naman natin hugutin tong sa switch natin, ISP2. Ayan, ISP2. Ito yung galing sa Mercosis natin guys. Ayan. So, zero packet na yung ISP2 natin. And as we observe, nawala yung ping sa PC natin. But sa Microtech natin is consistent. Ito yung ping ng Google. And sa PC natin is ping ng YouTube. So, try natin mag-browse ulit. I-open natin ulit yung YouTube. But I believe guys na siguro nawala yung ping ng YouTube kanina pagbalik natin ng ISP1 kasi nag-iiba yung IP ng YouTube natin. But nakikita nyo naman dito sa Microtech natin na consistent yung ping sa Google. Open tayo ng ping ulit. So ayan. So meron naman siyang ping. Kaso mahina lang yung PC ko. Netbook. So ayan. Meron pa rin siyang internet. At saka okay naman yung ping. Same din dito sa Microtech natin. So ayan, we're all done. Second attempt natin sa dual ISP configuration. But same output pa rin. Hindi pa rin napuputol yung internet kahit doon natin hinugot sa switch hub natin without pushing this disabled button sa bawat ISP dito sa Microtech. Para sa akin, nagustuhan kong configuration na ito kasi hindi masyadong marami yung setting doon sa manggal. So hindi masyado na stress yung hex natin. Yan na yan. Try ko hinugot ulit yung ISP1 at as we can see, hindi pa rin napuputol yung ping sa Microtech natin. So, try natin mag-speed test para makita natin sa PC natin kung andyan pa rin ba yung internet connection natin. But as we can see here, sa ping sa PC natin is hindi pa rin siya napuputol. Andyan pa rin siya. Medyo slow lang yung PC ko guys, netbook ko. But kaya pa rin niya mag speed test. So ayan, meron pa rin siyang internet. So ito na po yung dulo ng video natin at maraming salamat po sa pag-subaybay nyo. At sa mga new visitors natin dyan, please subscribe to my channels. And gagawa pa ulit tayo ng video more about Microtech. And feel free to make your comments down below, then itatry kong sagutin po
hanggat sa makakaya ko lang sagutin. So maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa pagpapanood. Goodbye po.